Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po may bago po akong recipe na ipapakita sa inyo. First time ko po itong niluto. 1/2 kilo recipe po ito ng puto cheese na wala pong milk at wala pong egg. Kasi may mga taong bawal sa milk at bawal sa egg. So bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe, click mo na po ang subscribe at ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga susunod pa nating mga recipe. So mag-start na po tayo. Ang gagamitin po natin ay all-purpose flour kasi mas maputi po kasi at makinis kapag ka ang gamit natin ay all-purpose flour. Kaya yun ang gamit natin ngayon, 1/2 kilo po or 4 cups. Ayan, paisa-isa para makita nyo yung paglagay ko ng 4 cups. Then lagay po ako ng sugar. 2 cups po ng white sugar yung ilalagay natin dito. Sa paglalagay po ng sugar, pwede kang mag-add, pwede ka rin magbawas. Depende sa'yo. Then, 4 tablespoon na baking powder po. Kalumit po yung gamit ko sa baking powder. Yan. Haluin muna natin itong mga dry ingredients natin bago natin lagyan ng tubig. So tubig lang po ang gagamitin ko dito. Pwede mo po itong i-replace. Kung hindi ka mag non-dairy, pwede mo itong i-replace ng milk. So pero po tayo, para po ito sa mga taong bawal sa milk at bawal sa egg. Ayan. Since 4 cups po yung flour natin, ay 4 cups din po yung gagamitin nating water. Pero syempre, hindi isahang buhos yung 4 cups. Yan, 3 cup muna, din haluin natin. Kasi kapag ka, ibuhos mo na dyan lahat yung 4 cups, medyo mas mahirap tuloy haluin. Ayan. So, this time, pwede na natin ilagay yung pang 4th cup natin na water. Yun. Ito na po yung pang 4th cup na water. Ilagay na natin. At syempre, haluin natin ulit. So, ito po yung vlog ko po. Wala po itong masyadong cut. Para po ito sa mga beginners. Kung ikaw po expert sa puto, hindi na po ito para sa'yo. Kaya para po ito sa mga beginners na ngayon pa lang po sila mag-start magnegosyo ng puto at mag-start gumawa ng puto. Ilagay ko na po yung 10 tablespoon na vegetable oil. Ang gamit ko po na vegetable oil ay yung UFC ang tatak. Mura lang po kasi yon, 159 lang po yung 1 litro. Yon ang lagi kong binibili. So, wag lang po tayo gagamit nung yung basta-basta lang po mga oil. Mga cooking oil na nabibili sa palengke kasi minsan hindi po talaga masarap, promise. Dapat po yung kahit papano ay meron siyang brand, kahit hindi mamahaling brand, basta at least may brand po yung gamit nating vegetable oil. Kung gusto mo po ma-achieve yung maputi na puto, hindi po ito pwedeng i-replace ng melted margarine or melted butter. Kasi magiging dilaw po yan. So, ang goal po kasi natin ngayon, ma-achieve yung puting-puting puto. So, yun. Naglalagay na po ako sa mga molder kasi tapos na tayo. Dapat po ganyan kakinis ang ma-achieve nyo na puto butter para parehas po tayo ng magagawang puto. Parehas po yung itsura ng puto natin.
kasi nagkakatalo po kasi yan sa itsura ng mixture mo. Kahit pareho yung ingredients natin, pag hindi mo masyadong napakinis yung mixture po ng puto mo, hindi parehas yung itsura ng magiging puto natin. Pag naglalagay po ako sa mga molder ng ng puto na medium, konti lang po yung tinitira kong space. Kasi ang liit niya kapag kalahati lang yung ilagay natin dyan. Kung 1 tablespoon lang ng mixture ang ilalagay natin, ang liit po ng medium natin na puto. So ako po halos pinupuno ko yan, konti na lang yung natitirang space. Ganyan. So pag ganito po, pag nagaya nyo po yung pagkakahalo po yan, ma-achieve nyo po yung puting-puting puto na ang ganda po ng pagkakaumbok. Kagaya ng nasa picture natin. By the way, hindi ko na po pala grinis ng oil ang ating mga molder kasi meron na rin naman pong vegetable oil na kasama yung ating mixture ng puto. Habang ginagawa natin ito, dapat po kulong-kulo na yung tubig natin para bago natin ito ilagay. So, kaya ko po ginaganyan para kung may bubbles ay mawala yung bubbles. Kaya inuuntog-untog ko yung steamer. Ayan, at tatakpan na natin ng takip na may tela to make sure na hindi po malalagyan ng tubig. So, after 10 minutes, ilagay natin yung cheese. Kasi ayaw ko po ng cheese na tunaw. Gusto ko yung cheese buo pero medyo nakadikit lang siya sa puto. Pero gusto ko buo pa rin na nakikita yung mga cheese. Eating cheese po yan ang gamit ko na cheese na inislice ko lang ng maliliit. Hindi nga lang siya ganun kanipis kasi hindi ko kayang mapanipis gawa ng yung aking kutsilyo. Hindi ata pang slice ng cheese. Okay lang din naman. Carry na rin. Then pagkatapos po nito ay isasalang natin po ulit at mga 1 to 2 minutes ay medyo melt na po yung cheese. Ayan, takip ulit at ito na po yung ating puto. Nakuha na natin siya at tatanggalin na natin sa mga molder. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-perfect ang nagawa nating puto cheese. So, itong isang salang lang po yung, ang ipapakita ko. Yung second na salang po at pangatlong salang ay parehas na rin naman yung procedure. Kaya, no need na po na ipakita ko ulit sa inyo. So, ito na po yung ating puto. Napaka-perfect. At hindi siya dumidikit sa molder. Napakalinis ng molder. Napakakinis ng ilalim ng puto na nagawa natin. Ayan. So, perfect na perfect. Kung gusto nyo po na ma-perfect ang puto, gayahin nyo lang po kung ano yung ginawa ko. Kailangan makinis siya. Kung di mo talaga mapakinis, salain mo po ang mixture mo. Para makinis. Diba? O, ang ganda. Wala man lang naiiwan sa sa molder. Napakalinis ng molder. Ayan. Napakasarap po ng puto na to. Sana matry nyo po ang recipe na to sa lahat po ng mga nag-aabang ng mga ginagawa ko. Worth it po na itry nyo itong recipe natin ngayon. Lalo na po sa mga hindi mahilig sa itlog kasi nalalansahan. Sa mga ayaw po na may gatas ang puto, perfect po ito sa inyo. Ayan, di ba? Ang ganda. Ang galing. Ayan. Ang ating, parang lumabo yung camera ko. Gawa siguro ng ng steam. Ng uso. So, yun.
Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po nang di pa nakasubscribe. Again po, favor na lang po, pasubscribe na lang po ng ating channel. Ito po yung ating itsura ng puto, ganyan po kaganda. At hanggang dito na lang po tayo, magkita-kita po tayo sa susunod ko pa pong mga video. Bye!